Matapos tong screen ni Kai ay kitang-kita ang depensa ng South Sudan na focus talaga kay Clarkson. Napashow tong bigman nila at iniwan na lang ng basta si Kai na nagro-roll patungo sa basket. Kita nating natigilan talaga si Clarkson dyan habang si Kai ay nakapag-attract ng tertiary defender sa loob. At okay na okay ang ginawa niya na ginagamitan talaga niya ng laki ang nag-rotate sa kanya at sinil pa ito. Hindi special tong ginawa niya, hindi nakagugulat, bare minimum lang din pero mas okay na rin to na aggressively ay hinihingi niya yung bola at hindi yung puro Clarkson lang talaga. Although resulta naman to ng depensa towards kay JC, hindi na naabot ng guardian. Walang Clarkson dito pero kita nyo, alam lang South Sudan eh. Sa mga guards lang talaga dumadaan ang opensa at almost never from the post. Kaya itong si Gabriel ay komportabling mag-show dyan sabay noong hindi na umatake ang guard, balik na siya sa tao niya at wala na. Check na yung opensa. Okay to na talagang sinusubukan po ni Kai na i-impose ang kanyang sarili kontra sa South Sudan lalo na if hindi po big man yung tumatao sa kanya. Nakataas na itong kamay ng kalaban dahil binubunggu-bunggu siya ni Kai. Sayang lang at hindi siya napapasahan parate sa ganyang may size advantage siya. And ito, NBA caliber big man po itong si Wenyan Gabriela at maganda yung pagkakasil niya ulit sa kanya. Solid din yung pagdirekta ni Manong Kiefer na pwede nga ang duck in kay Kai sa ilalim. Sa laro nila kontra sa Italy halos hindi mo makita yung ganyan kay Kai. Sa tingin ko hindi talaga to yung drawing nila na play. Pero sana sa huling game nila kontra sa China ay maipakita rin ni Kai ang kanyang ability to stretch the floor. Ito yung parang pambenta pa nga kay Kai dati na kaya niyang maging isang stretch big man. Pero ngayong turneo na to ay hindi pa po siya nakakashoot mula sa tres. Malamang isang beses pa lang siya nag-a-attempt dun. Pero kita niyo yung benefit nito. Sumasama talaga yung big man na tumatao sa kanya at lumuluwag po ang loob. Quality shot din ang naproduce nito at hindi yung pilit. Another great look na naman to mula kay Kiefer. Very rare to ngayong World Cup na straight up nagpunta sila kay Kai down low. Kay Junmar nabibigyan siya ng pagkakataon pero si Kai hindi masyado. Hindi siya makakashoot dito pero yung epekto rin kasi sa depensa. Napahelp bigla itong si Jones dyan leaving Kiefer sa labas. Okay yung ganyan na nagkakaroon siya ng pagkakataon makascore. Yun nga lang mukhang umiwas siya sa contact this time at mas pinagana niya ang kanyang finesse. I think isang bomba niya lang kay Gabriel dyan madadakdakan niya to. Good defense mula kay Wenyan. Nagpakita rin siya ng mga good instincts defensively tulad dito na tila tinatamad na lang si JC humabol at si Kai na lang ang nag-contest sa last second shot ng South Sudan. At syempre yung inside presence niya ay ramdam na ramdam this game at nakatatlong blocks din siya. I think itong game na ito yung best game niya in terms of epekto sa laro. Mas agresibo siya na hanapin ang tira niya, lagi na niyang hinihingi yung bola at nabibigyan na rin siya ng chance na dumiskarte kontra sa kalaban. Perfect game ba ito? Hindi. May mga mali pa rin naman siya like hindi nakaka-box out parate, sabay may mga miscommunication din pero mas ipakita niya naman this game ang laro niya at pumapalag-palag pa nga siya sa kalaban eh. Tulad dito na nagyayakapan pa sila ng South Sudanese player na ito. May mga times na nai-impose talaga niya ang kanyang laki which is yun naman din ang dapat mong i-expect mula sa big man mo. Next game kontra sa China at kay Zhao Qi na medyo similar sila ng laro, sana mas mag-level up pa si Kai, diba? Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.